Hello mga partner, welcome back. By the way, my name is John. Bibigay ako sa inyo ngayon ng magandang motivation at isishare ko rin sa inyo about sa nangyayari sa birthday ko. At yun nga ang sinabi ko sa pangako ko doon. Sa araw ngayon, samahan niyo po ako sa aking paglalakbay upang ipagdiwang ang aking karawan. Bago ang lahat, intro muna tayo mga partners. At yun nga ang sinabi ko sa pangako ko doon na ang birthday ko ay gagawin kong makabuluhan sa araw na to. Magsishare tayo ng mga pagkain sa mga kapwa nating Pilipino dito sa sinasakupan kong lugar. We hope na ma-enjoy kayo at ma-inspire. At bago ang lahat ng yan, samahan ko lang din ng mga motivational quotes habang pinapanood nyo yung mga ginagawa ko. Simula sa preparation, sa packaging, at yung sa pag-share ng mga pagkain sa labas at sa mga kalye na kung sino yung mabibigyan natin ng biyaya. Okay? Ang sarap kasi sa pakiramdam na katulad nito, nagbibigay tayo ng mga pagkain sa kanila na hindi nila kayang gampanan ang mga tungkulin nila, especially sa pagkain. Nakikita nyo, nakakadurog ng puso, di ba? Na gumagawa tayo ngayon kung paano maghiwa ng mga ano which is what to call this bawang, sibuyas, and okay. So habang nanonood kayo sa mga ginagawa ko ngayong preparation sa birthday ko, okay, pakinggan nyo muna tong isishare ko sa inyo. It's all about misses natin, kung paano natin mapapasaya. So we hope na naka-station ka, at the same time yung headset mo dapat naka-on na yan, okay, para malinaw ang boses ko. So pinamagatan ko ito kung paano natin mapapasaya ang misis natin, okay. So una, alam naman natin yan na huwag kang magsisinungaling. Ayaw ng mga babae sa mga lalaking sinungaling, okay, relate ka ba? Okay, kapag nagsinungaling ka ng isang beses, mahihirapan na yung pagkatiwalaan ka ulit. Kung nagsinungaling ka ng isang minuto, kailangan mong mag-effort ng isang dekada o mahigit pa para maibalik mo ang tiwala niya. Pangalawa, huwag kang magsisikreto. Ayaw ng mga babae sa mga lalaki masyadong malihim. Di bali sana kung magpapasurprise, pero yung lihim na niga, huwag na huwag mong gagawin yun. Pangatlo, huwag mo siyang mumurahin at pagbubuhatan ng kamay. Kapag nahaluan niya ng physical at verbal abuse ang pagsasama, wala yung magandang bunga. Irirespeto mo ang asawa mo. Pangapat, huwag mo siyang pipilitin kapag wala siya sa mood. Ang mga babae, napapagod din yan sa mga araw-araw na responsibilidad. Huwag mo siyang pipilitin kapag wala siyang sa mood para maglabing-labing. Kapag pinilit mo siya at may nangyari kahit ayaw niya, considered rape yun, partner. Number 5, tulungan mo siya sa mga gawaing bahay. Oo, maaaring pagod ka sa paghahanap buhay, pero pagod din naman yung asawa mo. Tulungan mo rin siya kahit sa mga simpleng gawain lang. Malaking bagay na yun para mapangiti mo siya. Huwag kang magbabae, pang-anim na kautusan yun. Ito talaga ang pinakaayaw ng mga babae. Kahit naman sino, di ba? Hindi gugustuhin na magkaroon ng kaagaw sa asawa niya, tama? So iwasan ang pag-chicks para hindi masira ang relasyon. Pang-pito, limitahan ang pagsama-sama sa barkada. Nung mag-desisyon kang mag-asawa, nagdi-desisyon ka na rin i-priority ang iyong asawa at iyong pamilya. Kaya naman,
iwas-iwas sa mga sesyon ng barkada. Pangulo, huwag mong kalimutan ang mga mahalagang araw o okasyon. Huwag mong kakalimutan ang birthday. Especially yung birthday niya, yung wedding anniversary nyo, yung birthday ng mga anak nyo. Importante po ang mga araw na yan. Pangsiyam, yayain mo siyang lumabas paminsan-minsan. Huwag mong buruhin sa bahay ang asawa mo. Ilamas mo rin siya as form of relaxation para sa araw-araw na pagiging preoccupied. Pangsampo, pahawakin mo ng pera. Hindi porket hindi siya nagtatrabaho, hindi mo man lang bibigyan ng pera. Para kang may gusto siyang sabi, para kung may gusto siyang bilhin, nabibili niya, di niya na kailangang humingi pa sa'yo. At pang 11 natin, pagkatiwalaan mo ang asawa mo sa pera man, sa relasyon nyo, o sa mga decision man. Magtiwala ka sa kanya. Number 12, makiramdam ka, partner. Hindi lahat ng babae very vocal sa nararamdaman nila. Pakiramdam mo kung may problema ba siya, usapin mo. Damayan siya. At pang 13, umuwi ka ng maaga. Kapag sinabi mong uuwi ka ng maaga, gawin mo. Hindi yung kung saan, saan. Yun, so mga partners, isa-isahin na natin, i-prepare na natin yung mga ipamimigay natin mga pagkain. Okay, samahan niyo po ako sa pamimigay. Hindi katulad dati na parang ang ilap niya eh, no? Ang ilap niya hanapin yung blessings na yun. Kaya napagtanto-tanto ko na gumawa ka na lang ng tama, alam mo naman ang tama at mali. So huwag mo na lang isipin na yan lahat eh may kapalit. Okay. Gawin mo na lang bilang responsibilidad mo bilang ama doon sa pamilya mo. Yung tipong mas magandang ikaw na nga lang talaga ang nagpuno sa mga kasiyahan niya. Mas okay na rin na ikaw ang masisisi kaysa siya pang sisisihin mo. Okay. So yun at ipagpapatuloy natin yung mga ginagawa kasi mukhang mahaba-haba pa itong ating lalakbayin. Okay. So, dahil nga mahaba-haba pa itong ating lalakbayin mga partners, kakain muna ako ng lumpia. Kasi gutom na gutom nga naman talaga ako. At yan, ang anak ko ay napakasobrang kulit. Ubod ng kulit. Hindi pipigil hanggat hindi magiging malinis yung aming pangipit. So ayan, magsisimula tayo partners ulit sa pagbabalot na ano. So dahil nga mahaba-uba ulit to, gusto kong pasalamatan lahat ng mga bumati sa akin. Kahit hindi ko mga kilala sa Facebook lang at hindi kami nag-meet personal, maraming salamat po sa inyo. So dahil sabi ko nga ulit, ay mahaba-haba itong inyong panonoodin. So, magbibigay ulit ako ng isang kwento.
na hango sa aking karawan. Okay, habang ini-enjoy nyo yung mga pinapanood. So, hindi naman ako batang paslit, pero lagi akong excited sa tuwing darating ang aking karawan. Papalapit pa lang ito, binibilang ko na agad ang mga araw. So, lagi lang excited at hinihintay ang pagdating nito. At isang araw, bago ito na, nakakatawa, pero kadalasan ay hindi ako mapakalat makatulog. Naalala ko nga, nung pag ako ay magbe-birthday, naiisip ko lagi yung hinahanda sa akin ng kapatid ko, si Ate Dineng, sila ni Ate Je, na pag-birthday ko, mayroon kaagad yan silang niluluto na pancit canton. So, yun, tumutulo na lang ang luha ko kasi so, hindi yung tumutulo yung luha ko dahil sa lungkot, ha, dahil sa handa. Tumutulo ang luha ko kasi kahit sa gitna ng kahirapan namin, gumagawa pa rin sila ng paraan kung paano nila ako mapapasaya sa pamamagitan ng noodles. Okay? At dahil nga June sa amin, sa Negros ay laging bagyo. Okay, ibig sabihin taghirap, okay, suffer talaga yung binibigay sa akin na birthday ko sa Negros ng June. Okay, so hindi ako naghihintay ng regalo. Okay, kasi alam ko noon na wala namang may magbibigay. Okay, kasi gawa ng sobrang hirap nga ng panahon yun. So, hindi rin ako naghihintay ng mga babate kasi minsan nakakalimutan pa nga. Okay, nakakalimutan pa nga yung birthday ko. So, dahil sa inyo ngayon ay napaka-bliss kong tao kasi kahit papaano hindi ako nabigo. At dahil na sa mga greetings nyo, nagiging special yung karawan ko. So wala rin akong magarbong selebrasyon. Okay, ngunit sa kabila ng kakulangan, maligaya ako sa pagdating nito. Minsan, nakakwentuhan ko yung mga kaibigan ko, bakit daw magbigay ng selebrasyon sa isang karawan. Okay. So, di ba't nakakaasar daw dahil sa isang taon na naman, ang nadadagdag, bakit daw masaya ang tao kapag dumarating ang kanilang birthday? Okay. Tapos, syempre, dahil nga tatanda ka na naman, at papalapit na sa kamatayan. Okay? Ang sagot ko naman doon, hindi naman sa pagtanda ang ibig sabihin ng kaarawan. Ito ay pasasalamat sa isang taong ibinigay sa atin ang puong may kapal. Ang pagtanda ay hindi talaga sa edad yan binabase, kundi sa paniniwala at sa ugali ng isang nilalang. Ang karawan ay isang regalo para sa akin yan na galing sa Diyos. Doon pa lang, kaya ako laging excited, masaya. Dahil sa araw na yun ay prinsipyo ko nun ay pag once na birthday ko na sa araw na yun, kahit walang handa man yan or may handa, isang loving gift yun from God at buhay na isa sa pinakamadang handog niya sa akin dahil sa araw na yan. Okay, tuwing kaarawan ko, maligayang maligaya talaga ako. At sa kaligayahan nga nun ay pinangako ko sa aking sarili na sa tuwing sasapit ang aking birthday,
ay meron akong mga taong papasayahin. Okay? Which is ito na yung lagi kong ginagawa. Kaso first time ko itong ginawa na yung may video na nakikita ko, kasi ginawa ko yon dahil sa mga sponsor ko na nagtiwala sa akin, nagbigay sa akin ng pagdating sa mga gastusin. Kaya maraming salamat po sa inyo. Kaya ginawa ko po yun para at least maipakita or transparent po sa inyo na hindi ko siya nabulsa. Okay? Binamahagi ko sa tao na higit pa nangangailangan sa akin. At lalo nga ngayon, pandemic, di ba? So, ang hirap, walang trabaho, walang income, bahay lang tayo, rasa tayo sa gobyerno. So, ginawa ko yon para kahit papaano. Yung sabi ko nga doon, ay bigyan ko ng makabuluhan ang birthday ko. Okay. So, yun, nais kong ibahagi yung kaligayahan ng nasa puso ko. Nasa puso natin, na sabi ko pa noon, tutulong ako kahit hindi man physical. Kapag tulong, ngunit gawing ugali ang pagdarasal sa ibang tao. Okay? Sa akin, sapat na yun. Sa ganung paraan, or sa ganitong paraan na ginagawa ko, pakiramdam ko, nababalik natin ang pasasalamat sa nagbigay buhay sa ating lahat. Ika niya, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa akin. Okay? Ang kaarawan ay hindi garbo ng handa. Hindi mahalaga kung may pera ka o wala. Hindi sa dami ng nakaalala, kundi sa iyong pagpapasalamat sa paggunita sa Panginoon na dakila na siyang may gawa sa langit at lupa. Kaya sobrang thankful ako na napapagligiran ako ng mga taong ubod ng pagmamahal sa akin, ubod ng concern sa akin, all over the world, especially online, offline, mga greetings ninyo sa akin. Sobrang thankful po ako doon, at dahil doon, hindi ko mapigilang magluha, okay? Hindi ko mapigilang hindi express yung damdamin ko, kasi first time kong sabihin natin magbigay ng taos puso sa tao na hindi ko kakilala, kasi almost more on ano talaga eh, yung kilala ko, kadugo ko, di ba, yung mga relatives as well, at yung mga malapit siyempre sa akin. Hindi yung mga katulad ng hindi ko nakilala. So sabi ko, ang sarap pala sa feeling na kahit yun nga, yung mga hindi mo inaasahan at yung mga nakikita mo na lang lagi sa daan na mahirap sa buhay. Katulad sa akin, ang hirap din sa buhay sa part ko na sa pamilya ko, ang dami kong ano, galastusin, daming nakaasa sa akin. Pero ang sarap din pala sa pakiramdam na kahit hindi mo mga kadugo, hindi mo mga kilala, mabigyan mo ng yung biyaya na galing sa itaas, may share mo sa kanila. Ang sarap-sarap pala sa pakiramdam nun. Kaya sa akin ay sobrang maligayang araw sa akin, at salamat Panginoong Hesus na narito ako sa mundong pag-aari mo. Okay, sobrang thankful po ako dun. Okay, so... Birthday ko? Birthday ko ngayon. Happy birthday! Salamat! Salamat! Inuman! Ano? Papay lang pala ngayon eh. Saan si ano? Si parang ano? Ah, parang John. Ano yung biyahin, ha? Tama, happy birthday! Oh! Apat kayo, ano? Oh! Ha? Ito, nakauna to! Ready na yan! Ito, kasi wala... Kasi nag-aabang ako, baka may pupunta pala dito na ano, yung gaming chair. Nagpa-deliver na rin ako. Oo, yun nga ang sabi. Ay, sigurado. Kasi gawa ng kahit nga doon kahapon, nag-deliver ako ng products papuntang Kalinga. Kalinga na yun, ha? Talagang ano sila, lockdown agad. Matik yun. Kaya, nung namalingki nga ako kanina, yun ang sabi. Preparahan na natin yun. Kasi sigurado at sigurado talaga yun. Kasi... Imagine mo, ang dami! Bulusok! Bulusok talaga. Kaya, ingat-ingat talaga.
Sige. Salamat, salamat. Kaya dagdag ko lang din mga partners, ang karawan ko ngayon ay lagi kong sinasabi sa iyo na kapanapanabik na panahon. Palaging panahon upang ipagdiwang ang regalo ng buhay. Bilang mga Kristiyano no? So ito yung mga panahon upang magpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang katapatan sa pagpapanatiling buhay ka. Okay, buhay tayo. Ang Diyos ang ating tagagawa, ang nagbibigay ng buhay. Ang ating pagdiriwang ng karawan ay hindi kumpleto, di ba? Hanggang sa magpasalamat tayo sa Diyos. Ang Biblia na nagsasalita sa Awit 92, okay? 1 hanggang 2, sinasabi, ito ay isang mabuting bagay na magpapasalamat sa Panginoon. Ito yung mga ginagawa natin, partners, yung pagbibigay ng mga biyaya sa mga taong higit pa ng kailangan. Matatawag na po ito na pagpapasalamat. Okay. Ang mga pagdarasal ng ating kaarawan ay gagabay sa iyo habang pinapahalagan mo ang Panginoon para sa lahat ng kanyang kabutihan at sa awa ng ating buhay. So sa pagpasok mo sa bagong kapanahunan, okay, nakikita ng Panginoong Diyos na ang biyaya ay tumataas sa iyong buhay. Okay, sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Maraming mga tao ang mga kaarawan ay tungkol sa pagkain, sayawan, at paggawa ng mga kasiyasiyang mga selebrasyon. Kaya habang ang lahat ng mga magagaling, diba, marami pang kaarawan kaysa sa dapat nating maunawaan na ang buhay na binibigay namin ay isang regalo mula sa Panginoon. At hindi yung aking karapatan o sa pamagitan ng ating mga pagsisikap. Okay, kapag napagtanto-tanto natin to, ang pagsasama sa pagdarasal ng karawan ay hindi isang mahirap na gawain. Kaya maaaring itanong ng isang tao, bakit nga ba dapat kong pasalamatan ang Panginoon? Hindi pa ako nakakagawa ng maraming pag-uunlad o ang totoo nito, baka hindi mo nakuha kung saan mo nais magiging. Okay? Kasi kung wala ka naman at kung saan ka nauna, ang ilan sa iyong mga kasamahan ay malamang patay na. Di ba? Ang ilan na malamang sa mga ospital or sa mga nabubuhay sa pinakamamasamang kondisyon kaysa sa iyong pamumuhay. Mas mahusay ka, kapatid, kasi nasa maganda kang kabutihan, nasa maganda kang ngayong status ng iyong buhay kaysa sa kanila. Hindi dahil mas ikaw ay matuwid o mas banal kaysa sa kanila. Sa pamamagitan lamang ng grasya ng Diyos, ikaw ay nasaan ka ngayon. Kapag naunawaan mo ito, palagi kang nakikisali sa mga pagdarasal ng karawan at yung mga tuwing ipagdiriwang mo ang iyong birthday o ipamahagi mo sa kapwa mo, diba, sa mga hingid na kailangan. Kaya hinihikayat kita ngayon na lumika pa ng oras katulad nito, magbigay. Okay, 10% lang naman ang hinihingi ng Panginoon sa atin, eh, diba? Hindi mo pa ba kayang ibigay sa kanila yon? Okay, katulad ng ginagawa ko lagi sa nung ako'y naging youth resident sa amin, na pinapila ko yung 10, okay, na kabataan. Tapos pinagbigyan ko sila ng mga tsokolate. Nung binigyan ko sila ng bawat isang tsokolate, tuwang-tuwa sila, di laking pasalamat nila. Hanggang sa bawat isang
pagbibigay ko umabot ng 10 piraso. Tapos yung huli ko na inabot, sabi ko sa kanya, pahingi ako ng isa. So hindi nagdalawang isip yung bata na ibigay ka agad yun. Kasi kumbaga pag binigay niya yung isa, meron pa siyang 9 na natitira sa kamay niya. So ang point doon, ang mga nare-receive nating biyaya galing sa itaas po yun. Okay? Hihingi lang siya ng 10% sa'yo na lahat yung kumbaga ay sa 100% na binigay sa'yo ng Panginoon na biyaya na yan, 10% ang hihingin sa'yo ay hindi mo pa ba magawa? Kumbaga tutusin, hindi ka na nga lugi kasi 90% lahat binigay sa'yo. So ganun din yan, pagsasamba, pagbibigay ng oras, pagbabasa ng Biblia, pagsishare ng mga blessings na mayroon ka sa ibang tao, larawan na po yun na may mabusilak ang puso at bilang anak ng Diyos. Okay? Kaya lumika ka ng oras upang pasalamatan ng Diyos habang ipagdiriwang mo ang iyong karawan. Ibigay muli ang iyong buhay sa Diyos habang nagpapasok ka sa isang bagong taon at edad. Okay, nakikita ng Panginoon na pumasok ka sa susunod ng yugto ng iyong buhay na matagumpay, okay, sa pangalan ni Jesus. At kung ikaw kapatid na naririnig mo itong mga salita ng Panginoon sa pamagitan ng napapanood mong video, we hope na magiging isang aral o inspirasyon para sa iyo na tao lang din naman tayo. Mas masarap na mawala tayo sa mundo. Yung mabuting nagawa natin, yun yung mga naaalala nila. Hindi yung wala na tayo sa mundo, napapasama pa tayo, di ba? Dahil sa mga ginawa natin din na nahagi sa kanila. Kaya kung ako lang po at sabay-sabay na lang po natin tong harapin at itaintimi sa puso, itanim sa ating kalooban ang mga bibitawan nating salita ngayon sa araw ng ating karawan upang magpapasalamat tayo, no, sa isang panalangin na Ama, nagpapasalamat ako sa pagdaragdag ng isang bagong taon sa aking edad ngayon. Talagang ikaw ay isang dakilang Diyos. Salamat Ama sa iyong walang katapusang awa at biyaya sa akin. Salamat Lord God sa iyong walang kaparis na pabor na naligo ka sa aking buhay. O Diyos, ikaw talaga ang aking Ama at aking Hari. Maglilingkod ako sa iyo magpakailanman sa pangalang Jesus. Salamat Ama sa pagpapatawad sa akin, sa aming lahat na mga kasalanan na aming nagawa. Salamat sa iyo Ama para sa pagpapagaling sa akin mula sa lahat ng mga karamdaman at sakit. Sa pangalan ni Jesus, salamat Ama sa pagligtas ng aking buhay mula sa pagkawasak. Salamat Ama sa pagkabigo sa bawat plano ng mga kaaway sa aking buhay. Ama, salamat sa paggawa sa aking ipagdiwang ang aking kalusugan sa karawan, sa kalusugan at kapiritso sa pangalan ni Jesus. Salamat sa iyo, Ama, para sa iyong pangaraw-araw na mga provision para sa aking mga nakaraang taon. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ang bagong edad at ang taong ito ay magiging mahusay para sa akin at sa aking sambayanan. Nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, sa lahat sa pamamagitan ng aking bagong edad at higit pa. Patawa ako at ipagdiwang pangalan ni Jesus. Nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat sa pamamagitan ng aking bagong edad at higit pa na walang magsasabi sa akin na pasensya. Sir, ganda nga po. Birthday ko ngayon, sir. Sino? Ako. Ako. Salamat. Salamat. Ilan po kayo, sir? Ilan lang? Dalawa? Oo, tatlo kami. Ito na. Salamat, sir.
Tatlo? Thank you po. Ingat po kayo. Salamat. Salamat po. Pamagitan ng ating bagong edad, nahigit pa na dapat ito ibatiin sa lahat ng paraan para sa akin. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng aking bagong edad at lampas na walang masamang mangyari sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, sa aking karawan at bagong edad para sa akin na magiging akin ang taon na pabor sa pangalan ni Jesus. Nagpapasalamat po ako na ang mga sakit ay malalayo sa akin sa taong ito at lampas sa pangalan ni Jesus. Nagpapasalamat ako sa iyo sa aking bagong edad na dapat kong mangibabaw ang aking mga kalagayan sa pangalan ni Jesus. Nagpapasalamat ako sa iyo sa taong ito, at yung mga taon na papalapit pa na dapat nating paglingkuran. So nagpapasalamat ako na yung pagpapadala ng tamang kumpanya sa aking paraan ngayong taon sa pangalan ni Jesus. Nagpapasalamat ako na pagtatapos mo sa akin ang diwa, ang tulungan. Pinapasalamatan kita sa pagpapalaki sa akin mula sa wala at yung paglingkod ako sa trono ng ari sa ngayon na bagong taon. Nagpapasalamat ako sa ginawa mong inggit sa aking mga kapantay. Papasalamat ako sa iyo para sa iyong banal na presensya na lagi kasama ko sa buong taon. At nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagtanggap ng aking pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang dami kong mga bagay na inaasikaso, iniintindi, at pinagkakaabalahan mga partners. At sa dami ng mga bagay na gusto kong gawin, at bigyang halaga, maging personal man o sa negosyo, sa pamilya o sa iba ko pang mga obligasyon, kinakapos pa rin ako sa oras ng upang lahat ng bagay na ito ay aking mabigyan ng pantanapansin. Buti na lang at malinaw sa akin na ako'y hindi isang superhero na napapagod din, lumuluha at nahihirapan. Saglit lang partners, mayroon tayong nakita dito na kasabik-sabik na tulungan. Ah, kamusta? Matagal na po kayo dito? Matagal na po kayo dito? Saan po kayo? Saan? Tansa? Ang layo pa! Kamusta naman ang buhay? Kayo lang po mag-isa? Ito po, may bibigay po ako sa inyo. Sana ma-ano nyo. Salamat ha. Grabe no. Nakakalugmo. Nakakadurog ng puso. Mga tao na katulad nila, nag-iisa, nabuhay ang sarili, walang kasama. Hindi po alam kung saan po yung pamilya niya. Kaya sana mabusog po kayo dyan sa binigay ko sa inyo, kuya. At sana mapalayo kayo sa kapahamakan, lalo na ngayon sa gitna ng krisis natin kinakaharap. So dahil nga tuloy-tuloy tayo sa ating pamimigay, dapat natin patuloy lang tayo sa ating buhay. So ngayong araw ay aking kapanganakan ano. So dahil nga sa mga tamis at ngiti sa kanilang mga labi at bungay ng kanilang mga mata sa pagpapasalamat ng biyaya ng kanilang binigay na galing sa atin, ay sobrang nakakataba ng puso at mga partners. So dahil ng araw ngayon at baka magtanong na ako po sa aking edad, ako ay 30 anyos na. Okay. Na namumuhay dito sa mundo. At sa aking mga nakaraang taon, marami na akong magaganda at mapapait na karanasan.
dinanas na siyang nagpatatag sa aking pagkatao. Kaya higit sa lahat, ang mga karanasan yon, mga partners, ay yun yung mga dahilan kung bakit ako nagiging malakas ngayon at bakit ako ano ngayon sa buhay at umaharap sa buhay. So, kasabay ng pagsapit ng mga challenge, no, sa aking buhay ay tatanggapin ko ng taos puso at yakapin ang mga bagong pagsubok na aking kakaharapin. Kaya naalala ko tuloy yung kaibigan kong sundalo. Payo niya sa akin. Habang daw ay nasusugatan, lalo daw ay tumatapang. Yan daw yung sabi niya, na mga muto, di ko alam, muto po nila yun na mga sundalo, habang nasusugatan ay lalo tumatapang. Kaya biglang napaisip ako na yung ginagawa natin yun, kahit gano'ng kahirap, kahit gano'ng kapait, tuloy lang natin yung laban para sa ating kinakaharap. Tawag nito. Smart naman natin tumulong eh. Kaso parang nangyari kasi parang delivery na lang din kasi pandemic eh. At least nararamdaman tayo. Hindi ako magtatagal, sir. Baka masira kasi mamimigay ako. Nakakatawa. Nakakatama na ng puso ba? First time to mamimigay. Napachallenge ako dun ha, kasi di ba parang nakapokus kasi lagi ako pamilya, pero yung katulad yung hindi mo kakilala, sarap pala sa pagramdam nun, yung ngiti na. Tapos ngayon, didiretso din ako dito kay Sir Ray, kasi nga, yung, di ba kung napapansin mo dun sa group chat, may bumili na si Sir Delio ng package ng papuntang Manila. I-invite niya yun, taga Kabuyaw. Isabay ko na lang din, kaya di rin siya makapaniwala na hatid ko pa daw talaga. Yeah, Sir Juan, salamat. Napumunta ko nga lang dito eh. Ay, ganun? Matagalan. Tagalan ako dyan, no? Sa Pulubi nga. 15 minutes, diba, sabi ko, dyan. Tapos pati traffic enforcer. Mga frontliners nga yung mga ganyan. Sabi ko, i-challenge ko nga rin sarili natin. Salamat. Sa, salamat. Salamat din. Sige po. Okay. Selamat! Thank you.
Magandang hapon. Kayo lang po dito, birthday ko kasi. Kayo lang po. Ingat po. Ingat po kayo. Salamat. Ingat po, tayo babalik na naman sa EGQ. Totoo yan, kaya naku, doble ingat lalo. Salamat sir. Mabuhay po kayo mga dakilang frontliners. So alam naman natin kung gaano kahirap ang ginagawa ninyo. Sana naman nabusog po kayo sa binigay kong pagkain. Kaya para ito sa mga kawani sa kalusugan, lansangan, basuhiro, panadiro, tagapalingke, voluntaryo, taga pagpaganap sa barangay, social worker, tagagawa ng batas, taga pagpatupad ng batas, pumubutas ng batas, pamilya ng mga pumanaw at lumalaban na huwag pumanaw, tagadasal, nagsusulat at naglalathala, nagugutom at namatay sa gutom dahil sa lockdown at marami pa pong iba. Sa inyo, kami, itong aming alay, kayong nagliligtas ng buhay, meron din kayong pangamba, bagsik na dala ni Corona. Kayo humaharap sa nakaambang panganib, nanaig at katapatan sa sinumpaang tutungkulan, kahit na sa binggit ng kamatayan, usal ng dasal, makaligtas lang. Gapin ang kamandag ni Corona, huwag magwagi. Magsik na Corona, narinig namin, usal ninyong hiling na taimtim na panalangin matapos na sana. Kaya sa lahat ng mga kapwa ko, Pilipino dito na lumalapan, especially sa mga OFW sa ibang bansa, huwag tayo mawala ng pag-asa. Harapin natin, sabay-sabay natin to na kalabanin. At walang higit pa na makatalo sa disiplina natin. Yan ay virus gawa ng sumunod na lang tayo sa batas na hindi naman ito ginawa nila para sa atin. Okay, hindi naman nila ginawa. Sorry, hindi naman nila ginawa ito ay para sa kanila kundi para din po ito sa atin. Maawa po tayo sa katulad nila ni Kuya sa mga frontliners dyan, bilad ng init, diba? Ulan, init yan, hinaharap nila yan para lang masuportahan tayo, iniwanan nila ang kanilang mga anak sa bahay nila. Kaya saludo po kami sa inyo, mabuhay po lahat ang mga frontliners. Ba kahit hindi barya? Wala po kayong ibang kasama? Ah, sige po, bigyan ko na po kayo ng pagkain. Ito po. Sarap po sa inyo. Wala ka naman po. Mag-ingat po kayo, ha?
Sir, saan po dito yung Marikita? Ah, yan. Salamat ah. Thank you.
So nandito na tayo ngayon, partner, sa subdivision na kung saan magde-deliver tayo ng products dito sa Kabuyaw. Okay, sinabay na lang natin doon kasi sayang din naman ang oras at syempre sa nakikita nyo naman kanina, marami tayong nabigyan at ang napapansin ko nga doon, marami, sana kumbaga marami pa ang nakabang, sana mabigyan pansin din to ng mga nasa itaas, no? Kasi nakakadurog nga naman talaga ng damdamin pag nakikita nyo sila. At ngayon, ang gagawin ko na lang, i-meet up ko na lang muna si Sir Ray dito, no? Sa Kabuyaw para mag-process yung payment. Kasi isa-charge ko lang din yung camera natin kasi malulubat na rin po siya. I-update ko na lang din po kayo sa susunod kong part 2 nitong aking birthday sharing, no? Kasi hindi na kaya ng memory card at the same time yung oras ng pag-upload. Kaya maraming salamat sa inyo at nasusubaybayan nyo. Abangan nyo po, mga partners, yung part 2 ko para kahit papaano yung buong araw ko doon sa birthday ko sulit na panoorin. Okay. Actually, yung iba, ipopost ko na lang din yung to be follow na mga nabigyan natin. At marami pa tayong pwedeng ibigay sa kanila na kaya ng ating puso't damdamin. Okay. Kaya salamat ng pagpapanood sa part 1 ng karawan ko. And kasi today is my birthday. At marami pa tayong tulungan dito. I hope na hindi lang din sa birthday ko ito na magagawa. Marami pa sana akong mga araw, okay, na maibigyan din ng kasagutan ng kanilang mga dalain or yung mga kalam ng kanilang mga sikmura kasi kita ko sa kanila kung gaano nila nilalabanan ang COVID-19. Okay, yung pandemic na kinakaharap natin ngayon sa hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kaya magtulungan po tayo, mga partners. Bigyan natin sila ng halaga, bigyan natin sila ng importansya. Kasi wala naman po ibang magtutulungan kundi tayo dito. Tayong kapwa di Pilipino. Susunod ko na ang part 2. Stay tuned lang. Huwag kang aalis, no? Para kahit pa paano malaking blessings ibibigay natin sa susunod pa nitong mga video. Stay tuned lang muna, mga partners. Charge ko lang muna to. Mga partners, maraming salamat sa pagpapanood at sa tagapakinig, no, ng aking video sa magitan ng aking kaarawan. At naway marami pa tayong matutulungan sa pamagitan ng blessings ng Panginoon Jesus, no? Na binigyan niya tayo ng bawat pananampalataya at saka ibang pagkakasunod-sunod ng biyaya upang makipakita ang pangyarihan ng Espiritu Santo. Mga partners, naniniwala tayo na walang Kristiyano ang dapat pinapahirapan ng demonyo. Kapangyarihan tayong mabuhay at dumakad sa pamamahala sa pamagitan ng panalangin at salita. Para sa mga may sakit ngayon na lubos na sasuffer dahil nga sa COVID-19 at sa mga nangyayari ngayon sa atin sa buong mundo, no? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Ako, manalangin tayo lagi sa Panginoon. Gusto niyo po ng pagkain? Siya lang ang mga pagbigay sa atin ng magandang buhay na mawala. Ayan, kasi isang alam naman natin na napaka-powerful po niya, no?
Alam niya naman natin na hindi niya po tayo papapabayaan. Kaya sa lahat ng mga sumasabay-bay dito sa aking YouTube channel, maraming maraming salamat. At sa lahat ng mga